Jesus is his name, and I'm all about him. I live to bring him praise. He is the way and the truth and the life. God is three in one, reigning undefeated. Our God has overcome. Jesus, 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 Jesus. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords. Closer than a brother, he will never leave. God is my provider, he is all I need. He is God Almighty, he will never change. We cry holy, holy, name above all names. Most high, most high, most high. Let me tell you about him. King of kings, Lord of lords.
Amen! Isang maganda at mapagpalang araw ng Linggo po sa ating lahat and welcome po sa ating third service. Sa mga kasamahan po natin dito po sa iglesia at maging sa mga nanonood ng ating pong live streaming ay sama-sama po nating i-like and of course i-share ito pong ating FB Live nang sa ganon ay marami pa po tayong maabot at marami pa ang makapakinig ng salita ng Diyos. And of course, i-ready na rin po natin ang ating mga Bible, ang ating mga notebook, at the same time, our ballpen, nang sa ganon ay makapag-notes po tayo. So ngayong umagang ito, let us all be excited, expectant, and get ready to be empowered as we receive the Word of God. Once again, good morning and see you in a while.
ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo para po tayo ay makapagpasimula na sa ating gawain. Tayo po muna ay manalangin. Let us close our eyes. Hallelujah. Dakilang Diyos, sa umagang ito, kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Thank you, Father God, dahil binigyan mo kami ng panibagong pagkakataon upang kami po ay makapagpuri at makapakinig ng iyong salita. And Lord, sa umagang ito, ang bawat isa po sa amin ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng amin nagawang pagkakasala. Anuman, O Diyos, ang aming mga nagawa, nasabi na hindi nagbigay ng kaluguran at ng kaluwalhatian sa iyo, kami po ay iyong patawarin. And Lord, sa aming pong kalagitnaan, ay patuloy din po naming inaasam at hinihiling ang pagsama at pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Dalangin namin, O Diyos, nabigyan mo rin po kami ng karunungan nang sa ganon ay maunawaan namin ng lubos ang iyong mga salita. Maraming maraming salamat, O Diyos, pagpalain mo po ang gawain ito, ang lahat ng gagamitin mo, maging ang magsasalita, O God, ng iyong salita. Maraming maraming salamat po. Ito pong amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Hallelujah. Amen. Isa nga po muling malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Sabi nga po sa Awit chapter 30 verse 11, pinawi mo, O Diyos, ang aking kalungkutan. Pinalitan mo ito ng sayaw ng kagalakan. Amen? Kaya sa umaga pong ito, sa mga nanonood sa ating FB Live at sa mga naririto, ating pong pasalamatan ng ating Panginoon. Sabay-sabay po natin ipalakpak ang ating mga kamay. Hallelujah! Yes, O Jesus! Pasasalamat ang alay namin sa'yo, O Diyos! Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, magbubunyi pagkat kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri. Kalungkutan ko'y iyong pinawi. Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay lagi may bagong awit ng pagpupuri sa'yo. Sabay-sabay po natin! Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay ko ito. Ako'y magsasaya, magbubunipat ka. Pasasalamat ang alay ko sa'yo. Walang katulad ang kabutihan mo. Binigyang kulay ang buhay kong ito. Ako'y magsasaya, sabay-sabay po natin itaas ang ating mga kamay. Hallelujah, Jesus! Kagalakan ang ipinalit, at sa puso ko ngayon ay laging may bagong awit ng pagpupuri. Puso iyong pinawi. Marang po ba tayo sa payaw sa Panginoon? Hirap at sakit pinalitan mo ng galakan saya. At umaawin, puso ko'y nagumapaw at di mapipigilan kailanman. Ako'y pinalaya, tunay ng malaya. At kailan may pinamagagawitan, ako'y may tagumpay, si Jesus ang may bigay. Sabay-sabay po tayo!
tagumpay. Yes, Lord! Si Jesus ang may bigay. Sabay-sabay po tayo! Buhay ko'y ihahayag. Amen! Sa buhay ko'y itatanya. Sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Sa buhay ko! Sabay-sabay po tayo! Sa buhay ko'y ihahayag. Sa buhay ko'y itatanya. Sa buhay ko'y luluwalhatiin ka. Sa buhay ko! Ito po ang pangako namin sa'yo, Diyos! Hallelujah! Maalinalitas ang ating dalawang kamay sa Panginoon! Let us declare the goodness of God in our lives! Minsan pa! Sa buhay ko'y ihahayag! Sa buhay ko'y itatanyag! Sa buhay ko'y luluwalhatiin ka! Lukod ng puso iyong pinawi! Amen! Woo! Yes, Jesus! Hirapan sa akin, pinalitan mo na ang dalakad sa'ya. At umaawin, puso ko'y nag-uumapaw. At di mapipigilan, at di mapipigilan, at di mapipigilan, kailan ba? Yes, Lord! Salamat po, Panginoon! Amen! Isa nga po, Diyos na buhay. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan. Hallelujah. Tuloy-tuloy po tayo sa pagsamba sa ating Panginoon sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? Ang Diyos ay mapagmahal at minahal tayo ng Diyos. Amen? At iyan ay pinatunayan na ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Amen. At ito'y sapat na upang tayo maniwala na tayo'y mahal ng Diyos at ang Diyos ay mabuti. Sabi po sa awit 107 verse 1, purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Lahat ng naligtas, tinubos ni Yahweh, bayaang magpuri, mga tinulungan upang sa problema sila'y magwagi. Napakabuti po ng ating Diyos. Amen. Samahan niyo po kami sa pag-aawit at pagsamba sa ating Diyos na mabuti. Kay buti mo sa akin, ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Awitan po natin ang Diyos. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa kita. Aawitan kita at pupurihin, yes, Lord,
buti mo sa akin. Misan pa, sabay-sabay nating awitin. Aawitan kita, aawitan kita, at pupurihin. Yes, Lord, sapagkat ikaw ay mabuting Diyos. Panginoon, kay buti mo sa akin. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Yes, Lord, sa'yo lahat ng papuri. Iyong lika, luluwalhatiin ka. Come on, church, papurihan natin ang Diyos. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagpapalit. Sa'yo ako'y lumalapit. Walang kapantay, pag-ibig mong tunay. Karangalan at papuri sa'yo lamang laan. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwalhatiin ka. Napakabuti mo. Nagpabago noon, ngayon, kailanpaman sa buhay ko'y tapat. Awitin po natin ang awit na ito. Ikaw ang Panginoon ko. Ikaw ang Panginoon ko, ang hari ng aking puso, tanging sa piling mo ang kagalakan ko. Kapag kasama mo, O Diyos, lubos ang ligaya. Napakabuti mo, aming Diyos Ama. Iyong likha, luluwa. Sige po, kaya natin papurihan ang Panginoon. Awitan natin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Hallelujah! Napakabuti mo, napakabuti mo. Di ka nagbabago noon, ngayon, kailan pa man sa buhay.
buhay ko'y tapat. Sige kapatid, pagkakataon natin na magpuri sa Panginoon, magpahayag ng lahat ng mga gaganda, papuri sa Panginoon. Yes, Lord, Ikaw ay mabuting Diyos. Ikaw ay mapagmahal ng Diyos. Ikaw ay nagpapagaling na Diyos. Ikaw ay nagpapalayang Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Ikaw ang Diyos sa lahat at papuri sa lahat ng pagsamba, Panginoon. Hayaan mo, Lord, na makita mo sa lahat, Panginoon, na nagpupuri, ang puso nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, sapagkat Ikaw ay Diyos na mabuti. Come on! Napakabuti mo! Napakabuti mo! Aming Diyos Ama, iyong likha luluwalhatiin ka. Yes, Lord Jesus! Hallelujah! Napakabuti mo, di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailanpaman sa buhay ko tapat. Hallelujah. Amen, amen, hallelujah. Hallelujah. Lord, sa lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa tanging pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng amen, amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Sa mga oras na ito po, tayo po ay mananalangin para po sa ating mga tithes and offerings. Sige po, tayo pong lahat ay pumikit. Hallelujah. We praise you, Father God. Lord, maraming salamat po sa patuloy na pagpapala mo sa aming mga buhay. Tuloy nga po, O Diyos, na sa umagang ito, patuloy namin kinikilala na Ikaw ang pinagmumulan at nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Lord, patuloy na pagpalain mo ang bawat anak mo na nagiging tapat sa pagbibigay sa iyong kaharian. Dalangin po namin, O Diyos, na ang lahat ng salaping ito ay patuloy na magamit sa mas lalo pang ikalalago at ikalalawak ng iyong gawain. Na sa pamamagitan nito, O Diyos, ay mas marami pa mga kaluluwa ang maidako sa lugar na ito. Maraming salamat po, and whatever the desires of our heart, O God, naniniwala kami na pangyayarihin mo po ang lahat ng ito. Bless this church, O God, and bless also our leaders, Pastor Kim and Pastor Pia. Maraming salamat po, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Manatili po tayo nakatayo as we acknowledge the presence of the Holy Spirit in our midst. Amen. Maaari po ba natin itaas ang ating dalawang kamay sa Panginoon? Yes, Holy Spirit, we welcome you in this place. We need your power. We need your guidance. Hallelujah. At sa aming kalagitnan.
Diyoso, Holy Spirit. Sige po, patuloy po natin itaas ang ating mga kamay. Let us continue to open our hearts. Iparanas mo sa bilang. Open your heart and let your faith reach God. Ipamanas mo sa faith, believing that Jesus is here in our midst right now. Faith that believing that the Holy Spirit will speak into your life right now. Yes, Holy Spirit, we open our hearts to you, Jesus. Yes, Holy Spirit. Lord, sa pagtaas ng aming mga kamay, sa pagbubukas ng aming mga puso, kami po ay iyong katagpuin, Panginoon. Lord, we surrender everything to you, O God. We surrender our life, everything that is in our heads right now. Ang laman ng aming mga puso ay pinagpapakumbaba namin sa iyo, Panginoon. And Lord, we believe that as we open our hearts, you will touch the deepest part of our hearts. Holy Spirit, be magnified in this place. Not my words, O God, but your words alone. Your presence, O God. Sa lahat ng makakapakinig ng salitang ito, Banal na Espiritu, ikaw ang mangusap. Wala kaming ibang itataas. Wala kaming ibang papupurihan, Panginoon, kundi ikaw lamang. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Jesus. We thank you, our Father. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen, Amen. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ngayon po, magdire-diretso na po tayo. Let us hold our Bible. Hawakan po natin ang ating mga Biblia and let us declare what the Bible can do in our life. Amen. Sige po. 1, 2, 3, go. This is my Bible. I am what it says I am. I have what it says I have. I can do what it says I can do. Today, I will be taught the Word of God. I boldly confess that my mind is alert, my heart is receptive, and I will never be the same. In Jesus' name, Amen, Amen. Sige po, tayo pong lahat ay makakaupo pansamantala sa mga kasama ko dito sa ating face-to-face. At sa mga nasa online streaming naman po ngayong umaga, magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Again, I would like to acknowledge the authority that was given to me by our pastors, Pastor Kim and Pastora Pia, para po magbahagi ng salita ng Diyos ngayong umaga. Are we all excited to the work of God in our life this morning? Amen? Handa na po ba tayo sa pagkilos ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay ngayong umaga? Amen? Tunay nga po that the work of the Holy Spirit is so powerful. Only if we will allow Him to work in our life. So sa pagsasalita ko po ngayong umaga, nawa po ang Banal na Espiritu ay makapangusap sa buhay at puso ng bawat isa. Amen? Pwede po bang isang malakas na palakpak po muna para sa ating Diyos na buhay? Amen. So ngayon po, pag-uusapan po natin, ito siguro isa sa mga bagay that we usually neglect. Kasi madalas na given na to eh. Pag-uusapan natin is about the church. Sometimes we tend to think na alam na natin ano ba talaga ang church. Pero ngayong umaga pong ito, mas kikilalanin at aalamin pa ba natin ano ba talaga ang church. The church consists of God's people. The church is not a building. Amen? Ang church po ay hindi isang building o facility, kundi mga tao ng Diyos. Ang church po ay hindi isang lugar na pinupuntahan lamang. Ito po ay lugar, ito po ay ikaw. You are the church. Kapatid, yung physical buildings,
yung physical buildings na nagpapacilitate ng fellowship, nagkakaroon ng worship, nagkakaroon ng ministry. It is not the church, but the God's people are the church. If we look in the Bible, sinabi nga po dito that the church is the people of God. Sino po dito ang anak ng Diyos? Amen. Kung sinasabi mo that you have accepted Jesus as your Lord and personal Savior, I am telling you right now, you are the church. We are the church. At bilang isang church, hindi lang tayo dito pumupunta tuwing Sunday. Hindi lang tuwing may prayer meeting, hindi lang tuwing may gathering ka pumupunta. Hindi pa dito, hindi lang dito natatapos ang church. Ang church may kailangang gawin. Ang isa po bang building nakakagawa? Diba pag nakatayo na yan, yan na yun. Pero sinasabi po natin ngayong umaga, the church is not a building. The church is you. Sabihin po nga po natin, ako. And because of that, buhay po tayo. Amen? At dahil dyan, meron tayong magagawa. Meron tayong dapat gawin. Ang church, meron pang ginagawa. Hindi lang basta gathering lang. Hindi lang pumupunta dito para mag-gather. Higit pa po doon ang ginagawa ng isang church. Sabi po sa Matthew 16 verse 18, "And I tell you, you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it." Kaya po ang title ng pag-uusapan natin ngayong araw, I build the church. Sinabi po ni Jesus, He will build His church. Pwede po ba nating sabihin, build the church? One of the reasons why Jesus came into this world is to build His church. Kaya po ang Panginoong Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo para iligtas ang bawat isa sa atin na Kanyang iglesia. All of us here are the church of Christ. You are the church of God. We are the church of God. Kaya kailangan po nating maintindihan paano ba ginagawa ng Diyos ang church. How the church is built. Paano po tayo makakagawa? Kasi di ba sinasabi natin, the church is the people of God. And how Jesus builds the church. Number one, the church is built by doing the Great Commission. Sabi po sa Mark 16 verse 15, He said to them, "Go into all the world and preach the gospel to all creation." Kapatid, you can share the gospel everywhere. Ang sabi po ng salita ng Diyos, go into all world and preach the gospel to all creation. Ang bawat isa po sa atin, inaasahan ng Diyos na gumawa at magbahagi ng Kanyang salita. Doing the mandate of God wherever you are and to whoever you meet. Hindi lang po dito sa church. Hindi lang po dito sa building. Na kaya ka lang nagbabasa ng Bible, kaya ka nagsha-share ng gospel kasi nandito ka sa church. No. We need to go outside of the building and be the church. Amen? Outside the building. Sharing the gospel is not inside the building. It is outside the building because that is the great commission of God. Kahit sino ka, saan ka man, ang pagkakatawag sa'yo ng Diyos ay magbahagi ng mabuting balita. Ate, hindi ko kaya yan. Pang pastor lang yan, pang leader lang yan, pang network leader lang yan, pang primary lang yan. I am telling you, if you accepted Jesus as your Lord and personal Savior, I am telling you, kaya mo yan. Because you are the church. We are to do the Great Commission because sabi po sa Bible, sabi sa Bible, Romans 1 verse 14 to 16, Amplified Version. I have a duty to perform and a debt to pay both to Greeks and to barbarians, the cultured and the uncultured.
both to the wise and to the foolish. So for my part, I am ready and eager to preach the gospel also to you who are in Rome. I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation from his wrath and punishment to everyone who believes in Christ as Savior, to the Jews first and also to the Greek. Again, my question is, sino po dito ang tinanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon at sariling tagapagligtas? And if you are telling that, if you said that you accepted Jesus as your Lord and personal Savior, you have this kind of attitude dapat. You need to be eager. Sabihin nga po natin, I will be eager. Bakit? Because we have a duty to perform. As a church of God, we have a duty to perform. Dapat eager ka. Eager ka because it is normal to share the gospel. A church, you as a Christian, should share the gospel. Di ba po, sa work natin, sa mga nagtatrabaho, we always want to do good in our work. Gusto natin something excellent. Gusto mo yung trabaho mo, nagagawa mo na maayos, mabilis. Bakit? Because you want promotion. Tama? You want increase in salary. Kaya gagalingan mo. Sa family natin, pinaghuhusay natin maging isang asawa, maging isang anak, maging isang kapatid. Bakit? Kasi ang gusto natin yung mapabuti ang pamilya natin. Tama po ba? Pero pagdating sa Diyos, ginagawa mo tira-tira. Pagdating sa Diyos, pucho-pucho lang tayo. Kapatid, hindi ganon. Sabihin mo, sarili mo, hindi ganon. Sa mga nasa online dyan, type nyo, di ganon. Because you have a duty to perform. And that is to share the gospel. We need to be eager to share the gospel because that is what God deserves. Namatay si Jesus sa cross para po sa atin. And we must be eager to share that to all the people that was lost. Huwag mong i-stay sa'yo. Kasi hindi ka lang basta nakakilala just para ikaw ay makakilala at maligtas. You need to be eager because you have a duty to perform. Amen? Number two, ano pa po ba? Ano dapat yung attitude natin? Dapat ang attitude natin, I am a debtor. Sabihin nga po natin, I am a debtor. Parang masasabi mo sa sarili mo, meron akong pagkakautang. Because we have a debt to pay. Dapat lagi yun ang maisip mo eh. Kasi Jesus died on the cross para sa'yo. Kaya dapat meron po tayong gawin. Meron po tayong bayaran. Ang utang po ba binabayaran? Tama po, di ba? So kaya po pag may utang, magbayad. Amen? Ako, magbabayad ako sa inutang kong cellphone. Kaya last day ko na masayang masaya ako ngayon kasi next month, di na ako magbabayad. Malaking kaluwagan yan. Diba pag meron kang utang, tapos nabayaran mo ng buo, di ba ang sarap sa feeling? Di ba parang makakatulog ka na mahimbing? Pagdating sa Panginoon, ganun din. Dapat kapag hindi ka nakakapag-share ng gospel, makita mo sarili mo, di ka makatulog. Bakit? You know that you have a debt to pay. Namatay si Jesus para sa'yo, tapos ikaw walang gagawin. Wala na pong libre ngayon, tama? Tama po ba? Lahat binabayaran. Kaya nga po, ang gagawin natin, we need to pay the price of our salvation. And that is through sharing the gospel. Lagi mo yung isipin, I am a debtor. Kapag naisip mo yan araw-araw, babayaran mo yan. Ng ano? Kaluluwang maliligtas. Amen? Kapag hindi naman po pera ang hinihingi sa atin ng Diyos, mag-share ka lang ng gospel, bayad na ang utang mo. Sulit ang pagkakapako ni Jesus sa cross. Huwag po nating baliwalain ang ginawa ni Jesus sa cross. Gawin nating sulit yung bawat dugo na tumigis sa katawan ng ating Panginoong Jesus para sa kaligtasan natin.
mababayaran po natin yan by sharing the gospel. Remember, Jesus died for me, Jesus died for you, and all of us, so we have to share the gospel to everyone that was lost. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos na namatay para sa ating lahat? Amen. Ano pa po ang dapat nating maging attitude? Kanina dapat maging eager ka, maging debtor ka. Ngayon, you should not be ashamed. Sabihin nga po natin, I am not ashamed. Bakit? Because we must be ready to preach. Anytime po, we must be ready to preach. Anytime, anyone, anywhere, you should be used by God. Kaya nga po dapat, hindi tayo nahihiya. Ano po ba, sino-sino ba yung mga nahihiya? Yung mga may ginawang mali, tama? Yung mga makasalanan, yan, mga nahihiya po yan, may mga guilt yan. Pero kung ikaw ay magbabahagi ng salita ng Diyos, ano po ang nakakahiya doon? Kapatid, walang nakakahiya na magbahagi ng mabuting balita. Kabuti-buti nga po yan sa babahagian mo. Praise God, makakakilala siya dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, di mababago ang buhay niyan. Kaya dapat huwag kang mahiya. Kapatid, sa loob ng 3 minutes, you can share the gospel. Hindi mo kailangan mag-aral sa Bible school, hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging leader para magbahagi ng salita ng Diyos. We can all share the gospel. You just need to be ready. You just need to believe that your confidence is in God. Kasi po, ang sinabi po ng Diyos, you should not be ashamed because it is the gospel. Ang hirap sa atin, mas madali nating i-share yung chismis. Diba? Yung mga trending. Ano bang trending ngayon sa internet? Yun yung sinashare natin. Why not share the good news? Why not every day choose to share the good news? Sa social media mo, one of your friends, sa text message mo, sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo, share the good news. Kapatid, wala pong nakakahiya. Hindi nila sasabihin sa'yo, anghel ka ba? Pastor ka ba? Hindi ka nila gaganunin. Malay mo, hinihintay lang nila na ibahagi mo ang salita ng Diyos sa kanila. Diba? Hindi natin alam. Kailangan nila yung word na yan. Kailangan nilang marinig that Jesus loves them, that Jesus can forgive them. So be ready to share the gospel. Amen? Bakit po? Kaya nga po, every Saturday, dineclare po sa atin ng ating pastor, Saturday is a gospel day. Sabihin nga po natin, Saturday is a gospel day. Bakit po? Kasi kailangan maging lifestyle natin ito. Hindi lang po ito gawain na ginagawa natin before, na every activity, meron tayong conquest. Ngayon, lifestyle. Every Saturday, meron kang sheshiran. Kapatid, Saturday lang yan. Ilang pong araw meron sa isang linggo? 7. Isang araw, magbabahagi ka ng salita ng Diyos. At dahil dyan, nagagawa mong bigyan kaluguran ng ating Diyos na buhay. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Sabi po sa 1 Timothy chapter 2, verse 3 to 4, TPT version po ito. Sabi dito, "This is good and acceptable in the sight of God our Savior, who wants all people to be saved and to come to know the truth fully. Alam niyo po, God is looking for those who wanted to share the gospel because it is good and acceptable to Him. We will share the gospel. Bakit? Because it pleases God. Sino po dito ang gustong magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos? If you want to please our God, share the gospel because it is the will of God. Again, if you are saying that you accepted Jesus as your Lord and personal Savior, do the things that pleases God. Kasi kapag ginawa nating magbahagi ng salita ng Diyos, nasisiyahan ng Diyos.
Nakangiti sa'yo ang Diyos kapag nakikita niya na nagbabahagi tayo ng kanyang salita, ng kanyang kabutihan. Di ba po pag ang isang magulang natuwa sa anak, ano pong ginagawa? Di ba may kapalit? Binibigyan naman ng magulang ng reward. Tama po ba? If you want fruitfulness in your life, if you want na maranasan yung blessing ng Diyos sa buhay mo, na parang ikaw yung hinahabol ng blessing, share the gospel. Bakit? Because God is smiling at you. Every time God will look at you, nakangiti siya, bakit itong anak kong to? Kahit anong mangyari, kahit nasaan siya, anumang problema ang ginagawa niya, nagbabahagi. Sinishare niya pa din yung good news. And because of that, I will tell you, the gateways of heaven are open para po sa bawat isa sa atin. Ngayon, sino po dito ang gustong magbigay ng kasiyahan sa ating Diyos? Gusto po ba natin na sa buhay natin matuwa naman ang Diyos? Hindi yung lagi na lang sabi natin sa Panginoon, Penginoon. Diba lagi sinasabi sa atin, Penginoon, Penginoon. Sa tingin ko kapag ganun siguro, baka kahit papano medyo napapailing ng Diyos sa atin eh. Para lagi na lang tong hingi ah. Wala nang ibang ginawa kundi humingi, magreklamo, isipin ang problema. Pangitiin naman po natin ang Panginoon. We can make Jesus smile if we are sharing the gospel. Amen? Huwag po sana tayong maging bogus Christian. Di ba po sa online, may tinatawag na bogus buyer? Yung bogus buyer, kapag nagsabing mine, tapos hindi naman talaga binili, pinopost ng mga seller. Tapos sinasabi, bogus to, ganyan, joy miner to. Kapatid, as a Christian, ganyan po tayo. Kapag ikaw, sinabi mo that you are a Christian, tapos hindi mo ginawa o ginagawa yung nakalulugod sa Diyos, I am telling you are a bogus Christian. So, a true Christian, a true church of God, do the great commission and that is sharing the gospel. So, my question is, are you a bogus Christian? Say no to bogus. Tama? Say no to bogus Christian. Hindi po tayo bogus, hindi tayo joke time. We are a true Christian. Amen? We are a true children of God. So we must do the great commission. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? So sabi po natin, the church is built by doing the great commission. Ano pa po? The church is built by doing it to glorify God. Alam niyo po, God calls us to glorify Him in all that we do. Sa lahat po ng ginagawa natin, ang mapapurihan at maluwalhati ay ang ating Panginoon. Ang magbigay ng kaluguran sa Panginoon, madaling sabihin, pero mahirap gawin kung hindi mo nauunawaan kung sino at ano ba talaga ang Diyos sa buhay mo. Mahirap gawin na magbigay ng kapurihan at kaluwalhatian sa Diyos kapag hindi malinaw sa'yo sino ba talaga si Jesus o sino ba talaga ang Diyos na bibigyan mo ng kapurihan. Kasi kung alam mo at malinaw sa'yo kung ano yung ginawa niya sa buhay mo, glorifying God will be your lifestyle. Glorifying God will be your number one focus. Why? Because you understand what Jesus did for me. Amen? We can glorify God by, number one, desiring to glorify Him. It should start in desiring and focusing on glorifying God. Dapat magsimula sa desire sa puso mo na yes, Lord, I want to glorify you. Yes, Lord, I must glorify you. Glorifying God is not an option. If you are saying that you are a Christian, if you accepted Jesus as your Lord and personal Savior, glorifying God is not an option. It is a must. Sabihin nga po natin, a must. Bakit po? Sabi po sa 1 Corinthians 6 verse 20, for you were bought
with a price. So glorify God in your body. Kapag naiintindihan mo na ang Diyos binili ka with a big and precious price. Ano po ang ipinambili sa atin ng Diyos? Yung kanyang bugtong na anak na si Jesus. Wala pong makakapantay na halaga sa buhay ng ating Panginoong Jesus. So if you will understand how big and how precious that price is, you will give glory to our God every day of your life. You will desire. Bakit? Alam mo, grabe yung ginawa sa'yo eh. Di ba po pag tayo nagkakaroon ng utang na loob sa mga tao, gagawa at gagawa ka ng paraan para mapalitan eh. Tama? Hindi ka papayag na hindi mo masuklian yung kabutihan na ibinigay sa'yo ng taong yan. In kind, in cash, anything, you will replace that. Bakit? Deserve niya yun eh. May utang na loob ako sa kanya. Ganun din po sa Panginoon. If you will understand how deep, how big, how precious the blood of Jesus is, you will desire to give glory to His name. Amen? Pwede po ba nating papurihan ang Panginoon? Palakpakan po natin siya. Desiring to honor and glorify God is not enough. It is just the beginning. Simula po lang po yan. Yung mag-desire ka na papurihan ng Panginoon, simula pa lang yan. Dapat you dwell to live this life to glorify Him. Dwell in the life that glorify Him. Sabi po sa 1 Corinthians 10 verse 31, Amplified Version, whether you eat or drink, live your life in a way that glorifies and honors God. Dwell means living in consistency and with continuity. Dwell in the life that pleases God. Continuous. Consistent. Hindi lang po pag nasa church. It is not enough that you are raising your hands, you are clapping your hands, you are saying amen. Pero dapat nagginagawa mo yun. Kapag kine-claim mo yung salita ng Diyos, di ba laging sinasabi sa atin ni Pastor Kim, say amen. Bakit? That means you are accepting the word of God in your life. It also means you are glorifying God. Sa bahay po natin, sa trabaho natin, or nasaan man po tayo, dapat po ito ay laging nagbibigay ng kaluwalhatian sa ating Diyos. Dapat po nahahighlight sa buhay natin ang Diyos. Higit po sa activity, higit sa program, higit sa kahit ano man pong magandang bagay na nangyayari sa buhay mo. Ang makita po ay ang Panginoon. Hindi pwedeng wala ang Lord sa buhay mo. Hindi pwedeng hindi si Lord ang nakikita sa buhay mo. Dapat araw-araw, makita mo na kaya mo nagawa yan, kaya mo nakamtan ang mga tagumpay sa buhay mo dahil ito sa Diyos. Amen? Dahil sa Diyos, kaya ka nabubuhay. Kaya ka nandito nakakapakinig ng salita ng Diyos, it is because of God. And because of that, you will give glory to His name. Because He deserves all the glory. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Sige po, let us give the highest adoration and gratification to our Lord. Alam niyo po, we give glory to our God when out of love for Him. We can give glory to our God when out of love for Him, we are laying down everything that is in our life. Yung dahil mahal mo ang Diyos, kakalimutan mo yung buhay mo at yung kalayaan mo. Para ano? Masunod yung kaluwalhatian niya. Yung kalooban niya. Kasi po lahat po tayo may freedom, tama? We are given a free will to do whatever we want. And if you want to really glorify God, you will set aside your free will. And you will just live according to the will of God. You will pursue whatever will give glory to our God. At ano po yun? That is doing the Great Commission. Doon ka pa rin pala babalik eh. Yung magawa mo yung kalooban ng Diyos,
Ito pala ang magbibigay talaga ng kaluwalhatian sa Kanya. Lahat po ng ginagawa nating activity, lahat ng ginagawa ng church natin na program, yung pag-share ng gospel, pag-cell group, pagiging cell leader, ito po ay resulta ng pag... Ito po ang dapat maging resulta. Nagbibigay kaluguran sa ating Diyos. So sa pakikinig mo, habang nakikinig ka ng salita ng Diyos ngayon, sino ang nalulugod sa'yo? Habang ako ay nagsasalita ngayon, sino ba ang nalulugod sa akin? It is not for me to please you or anyone who is watching me. It is my duty to please God. And even while you are hearing this message, you are going to please God. Why? Because your life really dwells in the Lord, giving glory to His name. Amen? Sige po, pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Kaya nga po, every time that we share the gospel, every time that we share the good news, kapatid, itong tatandaan mo, it is not your profession. But the fruit of sharing the gospel, it pleases and glorifies God. Yung pagiging cell leader pala at pagiging iglesia na nagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi po pala ito trabaho. Dahil ang produkto nito, magbibigay kaluguran sa Diyos. Amen? Sige, papalakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. And lastly, definitely do it for His glory alone. Sabi po sa Psalms 115 verse 1, Amplified Version, "Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, because of your loving kindness, because of your truth and faithfulness." Sabi po sa John 3 verse 30, "So it's necessary for Him to increase and for me to be diminished." Kailangan makita mo talaga, it is not about you. It is about God. At the end of the day, we are nothing compared to God. We are nothing without God. So in everything you do, everything you have it and you do it because of God. Amen? Parang po sa buhay ni Joseph, madaming pinagdaanan si Joseph, tama po ba? From being a shepherd boy, naging second highest ranking official sa Egypt. Bakit? Kasi kasama niya ang Diyos. Hindi siya iniwanan ng Diyos. In good times and in bad times, God is with him. At ano po ang nakita ng mga tao sa paligid niya? Tunay at buhay ang Diyos ni Joseph. Tama? Ganon din po dapat sa buhay natin. In good times or in bad times, ang makita, buhay ang Diyos. Ang makita sa buhay mo, ay totoong Kristiyano to. Because a true Christian manifest the power of God. Sa lahat ng ginagawa mo, hindi ang galing mo yung nakikita. Hindi yung ganda mo o yung gwapo mo yung nakikita, kundi ang nakikita ang Diyos na buhay sa puso mo. Amen? Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Ang ganda nung buhay ni Joseph eh. Sa bawat tagumpay niya, at kahit meron siyang pighati, anong ginagawa niya? He is just giving glory to God. Ganon din po sa buhay natin. Alam nyo, glorifying God is not just a mantra na dapat mong i-memorize. Glorifying God is not just a praise na kailangan mong i-memorize. It is a lifestyle. It is a life that reflects the attributes of God. Yung buhay mo nagre-reflect ng kabutihan ng Diyos. Na kapag nakikita ka ng tao, may sakit ka, may problema ka, may pinagdadaanan ka, nagagawa mo pa rin sumunod sa Kanya. Kapatid, that is glorifying God. It is a lifestyle
that consumed by putting God's glory as your priority. Kapag ikaw ay nag-decide at namuhay, Lord, all I want is to please you and give you the highest praise. I will tell you, God will put you to a test. Totoo ba na ang gusto mo ay magbigay ng kaluguran sa akin? So maraming magpupuri sa'yo. Maraming mag-appreciate sa'yo. Pero ikaw, anong response mo? At the end of the day, whatever I receive it because of God. Amen? And at the end of the day, you will say, I do it, I did it because of God. Amen? All for the glory of our God. You clap your hands, you say amen to God, you praise God. Why? Because you are giving glory to God. Hindi po kayo pumapalakpak dahil sinabi ko lang. Hindi kayo pumapalakpak dahil nalalakasan kayo sa boses ko. Kundi alam nyo, karapat dapat ibigay ang pinakamataas na papuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Parang sinasabi po sa atin, like a city on a hill. Yung kahit sa gitna ng kadiliman, you are still shining. Why? Because the glory of God is in your life. Amen? Even in the midst of pandemic, you can still give glory to our God. Marami kang naranasan. Marami kang pinagdadaanan. But at the end of the day, you are just giving all the glory to God. Good or bad, I will praise you. The church must give glory to our God. We are the church. You are the church. So the question is, are you living your life giving glory to God? Tanungin mo yan sa sarili mo ngayon. Nabubuhay ba ako na magbigay ng kaluguran sa Panginoon? Meron ba akong desire to glorify God? Yung buhay ko ba doon papunta? That each day of my life, am I dwelling it to give glory to God? And are you really determined to give all the glory to God? Kapatid, ang sagot dapat dyan, nothing of me, nothing of you, but all of God. Amen? Nothing of you but all of God. Nothing of us but God alone. Yan lang po ang maitaas sa buhay natin. And by that, the church is being built. Nabubuo, nagagawa ng Diyos na i-build ang kanyang iglesia kung ang church ay nagbibigay kaluwalhatian sa kanya. Amen? And lastly, the church is built by growing together in the Lord. Alam niyo po, when you are doing the Great Commission, by sharing the gospel, we will grow in numbers. Tama? Dadami po tayo in numbers kapag po tayo nag-share ng gospel. Dahil maraming souls ang maliligtas. Amen? And because of that, we are giving glory to God. Kapag ikaw ay nag-share ng gospel, you give glory to our God. Pero there is another thing na kailangan po nating tandaan. Sabi nga po natin dito, the church is built by growing together in the Lord. When we do the Great Commission, by sharing the gospel, we will grow in numbers because many are saved. Amen? When we do the things that pleases God, we are growing as well. But there is another growth, and that is spiritual maturity. We grow not just in numbers, but also in spiritual maturity. Sabi po sa 1 Thessalonians 5 verse 14 to 15, we earnestly urge you, believers, admonish those who are out of line, the undisciplined, the unruly, and the disorderly. Encourage the timid who lack spiritual courage. Help the spiritually weak. Be patient with everyone.
always controlling your temper. See that no one repays another with evil for evil, but always seek that which is good for one another, and for all people. Kapatid, we should grow spiritually. Paano po ba yung spiritual maturing? It is growing in your relationship with God. Yung ang bawat isa po sa atin, mag-grow sa ating pagkakilala at relasyon sa Diyos. Sabi po sa 2 Peter verse 3 to 18, Amplified Version, but grow spiritually mature in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, honor, majesty, splendor, but now and to the day of eternity. Amen. TPT version, tingnan po natin to ha. Maganda kasi yung mga version na ito. It really emphasizes spiritual maturing. Sabi po dito sa TPT version, but continue to grow and increase in God's grace and intimacy. Sabihin nga po natin, increase. Intimacy. But, tuloy ko po ha. Intimacy with our Lord and Savior, Jesus Christ. May He receive all the glory both now and until the day eternity begins. Kapatid, as we grow in our relationship with God, we should increase in knowledge and in relationship and loving our God. Lumalago ka sa relasyon mo sa Diyos, hindi lang sa gawain. Lumalago tayo, hindi lang sa bilang, kundi mismong sa relasyon natin sa Diyos. Paano po ba natin malalaman na tayo ay lumalago sa Diyos? Paano natin malalaman na lumalago yung relationship natin sa Diyos? Sa pamamagitan po yan ng pagsunod natin sa Kanya. When you are obeying God, you can see that there is growth in your life. Sa oras ng problema, sa oras ng pagsubok, nagagawa mong sumunod pa rin sa Diyos. Nagagawa mong i-apply yung mga salita niya. Kapatid, it is not about how long. Gaano ka man katagal sa Panginoon, kung hindi mo naman nagagawang sumunod sa Panginoon, wala pa rin pong paglago. Amen? Ang tunay na lumalagong Kristiyano ay yung lalong napapalapit sa Diyos. Lalong nagmamahal sa Diyos. Lalong nagiging masunurin sa Diyos at nagkakaroon ng malasakit sa iba. Hindi magiging makasarili, kundi nagiging maka-Diyos at makatao. Kapatid, ganun pala kapag nag-grow ka spiritually. Kapag nag-grow ka in your relationship with God, nagiging maka-Diyos ka at nagiging makatao ka. Amen? Growth is not about how long you are in Christ. It is how deep you are rooted in Him. Bakit? Because when you are spiritually maturing, you are staying in your faith. Ulitin ko po ah. When you are spiritually maturing, you are staying in your faith. Sabi po sa Colossians 2 verse 6 to 7, in the same way you received Jesus our Lord and Messiah by faith, continue your journey of faith, progressing further into your union with Him. Your spiritual roots go deeply into His life as you are continually infused with strength, encouraged in the faith you have absorbed, and enriched by your devotion to Him. Sabi ko po kanina, it is not about how long. It is how deep you are rooted in God. Para pong isang puno. Diba? Ang puno na nakatanim, yung malalim, yung pagkakalubog ng ugat, patuloy na namumunga at lumalago. Tama? Diba po? Ang puno, kahit putulin mo ang sanga, kunin mo yung bunga, alisan mo ng dahon, patuloy pa rin siyang namumunga. Tama? Tama po ba? Lumalago pa rin. Bakit? Nakatanim. Parang sa buhay po natin bilang isang Kristiyano,
may problema, may nawawala, may nakakasakit po sa atin, may pagsubok. Pero kapag nakatanim ka kay Jesus, you will continue to grow. No matter what happened into your life, kapag ang ugat mo naka-root, naka-found sa ating Panginoong Jesus, nothing can stop you. No one can stop you. You will still stand strong. Why? Because you are deeply rooted with God. So you have to stay where you are. Kasi wala pong lumalagong Kristiyano na urong-sulong. Ang mga lumalago, yung nananatili. Amen? Sabihin nga po natin, nananatili. So if you are staying in your faith, I will tell you will continue to grow. And when you continue to grow in the Lord, we will continue to serve God together. Growing in the Lord is serving together in the Lord. Sabi po sa Ephesians 4 verse 11 to 16. Medyo mahaba po ito, but allow me to read this verse. Amplified version po ito. Verse 11. And His gifts to the church were varied and He Himself appointed some as apostles, special messengers, representatives, some as prophets who speak a new message from God to the people, some as evangelists who spread the good news of salvation, and some as pastors and teachers to shepherd and guide and instruct. Verse 12, and He did this to fully equip and perfect the saints, God's people, for works of service to build up the body of Christ, the church. Until we all reach oneness, sabihin nga po natin, oneness, in the faith and in the knowledge of the Son of God, growing spiritually to become a mature believer, reaching to the measure of the fullness of Christ, manifesting His spiritual completeness and exercising our spiritual gifts in unity, so that we are no longer children or spiritually immature. Sabihin nga po natin, immature. Tossed back and forth like sheep on a stormy sea and carried about by every wind of shifting doctrine, by the cunning and trickery of unscrupulous men, by the deceitful scheming of people ready to do anything for personal profit. But speaking the truth in love, in all things, both our speech and our lives expressing His truth, let us grow up in all things into Him, following His example, who is the head, Christ. Last verse po, verse 16, from Him, the whole body, the church, in all various parts, joined and knitted firmly together by what every joint supplies, when each part is working properly, causes the body to grow and mature, building itself up in unselfish love. Kapatid, this verse, bagamat napakahaba at English, may mga words na hindi tayo maintindihan. Pero alam niyo po, sinasabi po dito, ang bawat isa po sa atin ay may dapat gawin. Ang bawat isa po sa atin ay may parte. May pagkakatawag sa Panginoon. Hindi pwedeng kanya-kanya. Bakit? Because God wants us to grow in unity, in oneness. Why? Because in unity and in oneness of His church, the church is built. Nagagawa po ng Diyos na bakapakni kumilos sa buhay ng bawat isa sa iglesyang ito kung ang bawat isa sa atin ay gagawa. Parang isang katawan, 'di ba? Lahat po ng parte ng katawan may bahagi. Lahat may importansya. Kaya po sa buhay natin as a Christian, hindi lang po pastor ang mahalaga sa church. Maging ang bawat isa sa atin, we are all important in this church. And we all have a role to play. Ang pastor kailangan ng miyembro. Ang miyembro kailangan ang pastor. Hindi nating pwedeng sabihin na, nako, si pastor na lang ang gumawa niyan. Si primary na lang ang gumawa niyan. Leaders na lang ako, makikinig lang ako. Hindi lang po yun ang gawain natin. We must live as a church.
We cannot live alone. Hindi po tayo pwedeng maging spiritually immature. Dapat every day of our life, we are spiritually maturing. We are staying in our faith and we are serving the Lord together. Bakit po? Because problem arise in the church when there is no growth. Wala kang gagawin. Kapag walang growth, wala kang gagawin kundi maghanap ng mali. Wala kang gagawin kundi maghanap ng pwede mong isumbat sa leader mo, sa pastor, sa church. Ano ba naman yung church na yan? Wala kang ibang gagawin kundi ganyan. Bakit? Walang growth. Walang bago. Diba? There is no growth when there is no evangelism. Kapatid, but if there is growth in the church, all you will do is to find solutions instead of problems. Imbis na mag-focus ka sa mga problema na kinakaharap ng church, ang ifo-focus mo, ano kayang magagawa ko to help the church? Ano kayang magagawa ko to help my leader? Ano kayang magagawa ko to help my pastor? Ano kayang maitutulong ko? Bakit? Because there is growth in you. Dahil merong bago, kaya ang gagawin mo, yung makakatulong. Dahil alam mo, at the end of the day, it is the mandate of God. At the end of the day, serving God together will give glory to His name. And because of that, our church will grow together in the Lord. Amen? Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Kapatid, kailangan manatili po tayong lumalago. Kailangan makita natin ang mga sarili natin really believing that Jesus came into this world to build His church. Makita mo sa sarili mo that you are the church. Makita mo sa sarili mo na all you will do is to give glory to your name. Na you have a part for this church. Na we should work together as a church to build. Diba? We should work together to build the church of God. At makita mo yung purpose ng church. That is to do the Great Commission. Your purpose is to do the Great Commission. Your purpose is to give glory to His name. And your purpose is to grow together in the Lord. Sa bawat isa po sa atin, the enemy will do everything to stop the church from growing. But Jesus gave us the victory. Sabi po ng kanyang salita, even the gates of heaven shall not prevail. Ayaw ng demonyo na nagsishare ka ng gospel. Ayaw ng demonyo na ikaw ay nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ayaw ng demonyo o ng kaaway na ikaw ay lumalago sa Diyos. Kaya gagawin niya ang lahat to stop you. He will try his best to stop his church. But a true church of God cannot be stopped by the enemy. Kahit anong gawin ng kaaway, hindi ka mapipigilan. Bakit? Ikaw ay tunay na church ng Diyos. Amen? You are a true child of God. God is with you in every time you share the gospel. You are on the victory side. God already gave us the victory, kapatid. All you have to do is to act on it. You have to walk in it. Kailangan ipamuhay mo. And you can live on it when you are doing the mandate of God. No matter what happened, no matter what people will say about us, you will do the Great Commission. You will give glory to God. And you will grow together. Bakit? Because we believe God is with us. Kapatid, whatever you bind on earth will be released in heaven. Whatever you bind in heaven will be released on earth. You are not building the kingdom of God alone. God is with you. God is with us.
He brought us here, so He will get us through this. Ano man po ang pinagdadaanan ng bawat isa, ano man po ang pagdaan ng pagsubok ng iglesyang ito, kung mananatili po tayo sa purpose natin, kung mananatili po tayo in unity, I believe we will really experience the fruitfulness and blessing of 2021. Kapatid, naniniwala po ako, hindi po aksidente na ito ang mensaheng ibinigay sa atin ng Diyos. For the past 2 weeks, God is giving us fruitfulness. In-establish niya sa atin, you will be fruitful. Pero kapatid, we need to do something. The church must be built for us to experience fruitfulness. If you really want to experience that in your life, kailangan makita mo ang sarili mo in one faith, in one unity, in one goal, in one purpose. And that is to do the Great Commission, give glory to God, and serve God together. Amen? Sige po, pwede po ba tayong lahat ay tumayo? Kapatid, we are still in the pandemic. And you cannot live and grow alone. And because you belong into this church, kung naririnig mo ang salitang ito ngayon, you are part of this church. So let us be united to continuously share the gospel, to continuously give glory to our God, and to continuously grow together. Because this is how the church is built. Because this is the reason why Jesus came. Kapatid, let us be part of it. Let us build the church. Let us do the Great Commission. Let us glorify God. Let us engage in Jesus' mission. Kapatid, you are blessed because you are in this church. You are blessed because you are part of this church. You are not alone. God is with you. We just need to be united as one body, as one church, doing His kingdom, doing His Great Commission, doing glorifying God as one. Walang malaki, walang maliit, kundi ang Diyos lamang. You are part of it. Do not exclude yourself. You are not alone. You are needed in this church. And we are the church of God. Amen. Pwede po ba nating awitin ang awit na ito? Yes, Jesus. Holy Spirit, we do not stand alone. We are one body, hallelujah. We are one body in Christ. And He came that we might have life. We are one body. Yes, Holy Spirit. One body. Lord, patuloy kang mangusap sa aming mga puso. Lord, continue to instill in our hearts, O God, that we are one body. One body. We are not doing this alone. And we came that we might have life. Yes, Jesus. And you drink my blood. I will live in you, and you will live my life. When you drink my body, and you drink my blood, I will live in you, and you will live in my life. We are one body in Christ. And we do not stand alone. We are one. Sige po, pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay? And as we lift our hands, we are saying to God, yes, Lord, we are one body. Yes, Jesus. Holy Spirit, speak to us right now.
will live in you and you will live in Lord, we are not just taking the good things, O God, but even in the bad situation, we are still one body. Hallelujah, Jesus. We are one body. We are one body. One body in Christ. And you came down in my life. Kapatid, sige, let us continue to lift our hands. Yes, Holy Spirit. Lord, we are declaring that we are one body. This church, oh God, is your true church. The church that belongs to you. A church that will do the great commission. The church that will give glory to your name. And the church that will continue to grow, oh God. Lord, we will not just take the good things, but even in the bad things, oh God, or bad situation, we will remain as one, oh God. United with our pastor. United with the leaders of this church. United with every members and disciples of this church, oh God. We declare, Lord Jesus, that we are one body. Holy Spirit, we bind this church, oh God, as one church, oh God, that you have called to do your great commission. We are now binding it, oh God, in the name of Jesus. Sige po, let us bind all the works of the enemy for this church. Let us rebuke all the works of the enemy for our church, for our pastors, for all the leaders, for all the members and disciples. Let us bind that and rebuke the works of the enemy. Lord, naniniwala po kami na ang lahat ng aming ibinait, Panginoon, ito po ay pagtatagumpayin namin spiritually. Now let us release the blessing. Let us release the blessing for our church, for our pastor, for our leaders, for all the members, oh God. Lord, we are releasing by faith that you will continue to give us the greatness, oh God, the victory, oh God, for your glory alone. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We declare we are one body. Come on, church, let us sing this song. Hallelujah. We are one body in Christ. And we do not stand alone. Yes, Jesus. We are one body in Christ. And he came that we might have life. We are one body in Christ. And we do not stand alone. Hallelujah, Lord. This will be the anthem of our life. One body in Christ. Hallelujah. For the last time, let us just give it to God. Hallelujah. We are one body. One body in Christ. And we do not stand alone. Yes, Jesus. We thank you, Holy Spirit. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. We give glory to your name, O God. We lift you, O God. As a church of God, we are giving you all the highest praises, all the highest adoration, O God. Lord, all the children of God, we are declaring that we are one body, and this is your church, oh God. We are your church.
We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen, Amen. Amen. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. And we have a reason to celebrate. Bakit po? Meron po tayong VIP. Palakpakan naman po natin ang ating VIP. Let us welcome Ate Rose Ecija. Ate Rose Ecija, welcome po sa ating church. Ang ating pong mga pastor ay si Pastor Kim at Pastora Pia. Palakpakan po natin. Welcome to our dearest church. Ngayon, palakpakan naman po natin yung nag-invite. Si Ate Angelita Lagmay. Nasaan po si Ate Angelita Lagmay? Thank you po. Praise God. Papupurihan at nakangiti po sa inyo ang Diyos dahil kayo po ay nag-invite. Ngayon po, sa bawat isa po sa atin, let us continue to do the mandate of God, give glory to God, and grow together in the Lord. Amen? Amen. Sige po, tayo pong lahat ay itaas natin ang ating mga kamay. Let us receive the benediction prayer. Let us pray for the fullness of God's blessing. Yes, Lord Jesus, by the authority that was given to me by our pastor, I declare that each one of us will receive the fullness of your blessing, O God. Love, joy, and peace will be upon us. Protection upon protection, O God. And Lord, all of us will continue to go to the world and preach your gospel. We thank you and we give you all the glory. In Jesus' name we pray. Everybody say, Amen, Amen. And in the name of our Lord Jesus Christ, together with our pastors, Pastor Kim and Pastora Pia, I am Sister Arlene. Always remember that we are a family. God bless everyone. Have a great day. Jesus, the way that you pray.